po sa natitirang budget po natin, paano po natin ilalaan? Ano ba ang mga dapat importante? Kasi minsan mga tao, magpapagutom na lang ako basta mabili ko lang yung bagong cellphone, 'di ba? They will scrimp on food, or ay hindi na ako lalakad with my friends kasi gastos lang 'yan. Ititipid ko na lang 'yan para meron na akong pambayad pang hulog sa aking bagong sasakyan or whatever. In terms of priorities, how can you marry both, no? Yung budget versus your priority. Tama ba yung priority versus your budget? Well, ako po mismo sasabihin ko, yung luma o baka hindi na applicable, yung needs versus wants. Mm. Diba dati po, ganyan lang eh. Tamang hawak ng pera, alamin mo lang yung needs, tapos yung wants, wag mong gastosan. Parang mali yung wants, no? Kaya hindi siguro tinanggap ng tao na kailangan magtipid, isipin yung kinabukasan, at yung tama pag-out ng pera. Kasi tinanggal mo kagad eh. Mm-mm. Yung want, parang needs versus wants. Hindi po siya yung want po. Basta hindi immoral, hindi illegal. Mm-mm. Eh, paglaanan niyo po yan. Mm-mm. Ang keyword po dyan, yung binanggit nyo, Ma'am Pat, yung priorities. Yes. So, okay lang po paglaanan, pagplanuhan, pag-ipunan yung mga luho sa buhay. Make sure lang the needs, basic necessities are not compromised. No. Again, basta hindi illegal, hindi immoral ang inyong mga luho sa buhay, tuloy nyo lang po. Paano masasabing immoral? Yung ba yung immoral, ano lang sa labag lang sa Panginoon, labag lang sa iyong relihiyon? Hindi po. Meron din pong immoral in the sense of, di ba yung iba ho, mahilig sa relo? Gusto yung mamahalin, yeah. Yung halos 1 million o kalahating million, yung pinaka-base model. Mm. Kalahating million yung relo mo. Eh yung sasakyan mo naman, mas mura pa kaysa dun sa relo. Parang hindi po swap, di ba? O kaya, mahilig ka sa yung mga branded, mamahalin, luxury items. Ha? Yung, di ba, pagminsan, ang yabang ng biro ng individual, alam mo, yung suot ko, halos 100,000 piso mula dito sa headband hanggang sa sapatos ko, 100,000. Nandun ka pala sa bahay na nagre-renta ka, wala ka pang sariling bahay. Di po ba? Marami pong ganun. Yes. Marami pong ganun. Walang balance. Pero let me ask we're talking about kasi people who have more than enough, di ba? To be able to afford yung designer brands and all that, di ba? Luho. Let's talk about people who can barely make ends meet, Arman, na yung parang paano sa panahon, paano nila yung mabimit yung ideal na dapat meron kang naitatabi, dapat wala kang utang, dapat meron kang emergency fund. So, ano yung general, kung meron silang take away from your talk today, ano yun? One, gamitin po natin ang improvement sa teknolohiya. Mm. Kung kayo po ay sumusweldo sa isang employer na madalas o karamihan gumagana ng banko, ATM payroll siguro, kung kayo pinapasweldo, i-automate niyo po ang pag-ipon. Anong sabihin ng i-automate? Ako po, lagi ko sinasabi, magkaroon po kayo ng 3 bank account. 1, 2, may ATM card. 3. Tatlo. Bakit po 3 bank account? Ito pong una, hindi ko napapakita yung logo, ito pong una, yan po ang aking source account. Miskin na maliit po ang sweldo nyo o minimum wage earner kayo, kung dumadaan sa ATM ang sweldo nyo, pagpasok po dito, lalo na kung may online banking sila, i-automatic na po, ilipat nyo na lahat, ubusin nyo lahat doon sa source account nyo, ilipat nyo sa pangalawang bank account nyo. Ito po yung pangalawang bank account ko. Alisin sa payroll, ilagay sa pangalawang. Okay. Opo. Anuin ko po sa pangalawang bank account.
dito po automatic, doon sa source account ko, automatic pumapasok dito 1,000 pesos. Okay. Sa pangalawa? Automatic na. Sa pangatlo po, doon malilipat yung lahat. Nasuklet. Ito po kasi sobra. Yung aking spending account. Okay. Dito lang po ako kukuha ng lahat ng aking panggastos sa araw-araw. Lahat ng pangangailangan.